I interview Hoops Highlights, one of the best sports blogger right now. Yes, ay ang holy grail ng Philippine basketball. Bilang fans, sa Gilas yung talagang nagkakaisa ang lahat para manood at sumubo. Question, kung sino sa tingin nyo mag-champion sa Governor's Cup? Ginebra, kasi based dun sa quarterfinals, grabe yung ginawa ng coaching staff eh. Kasi, alam mo yung merong panalo, na nanalo ka kasi napanalo mo yung game. Yung panalo ng Ginebra sa TNT, dalawang laro yun eh. Parang pinanalo talaga nila eh. Hindi sila yung mas masipag sila, na mas marami silang nakuhang rebounds, which is ganun pa rin naman, mas masipag sila, mas marami silang nakuhang rebounds. Pero kung paano nila pinanalo yung game, talagang hinanpick nila lahat ng game plan. Kinuha nila yung mga dapat nilang gawin, tapos pinili nila doon yung mga tagal kong hindi nakita na ganun yung offense ng Ginebra, high level offense. Kasi di ba, Ginebra naman kasi, i-team ko na, hindi yung mga JJ, yung mga JJ ay scoring. Parang ako nag-team ko talaga, ang Ginebra low scoring team. Pag sinabi mong Ginebra kay team ko, low scoring offense, tapos highly defensive team. Pero ito yung Ginebra ngayong conference, grabe, sobrang, sila eh, offensive minded sila, pero yung depensa nila nandun pa din. And si Scottie, ang laking bagay ni Scottie, kasi dati si Scottie, pwede siyang dayain ang depensa eh. Iiwan lang. So pag iniwan na si Scotty, pag salo niya ng bola sa tuktok, wala siyang moves para makapasok sa paint. Laging pinipick up niya yung bola, pumapasa agad siya pa labas ng palabas sa 3 points, kick out. Pero ngayon hindi. Pag pinapasa sa kanya sa tuktok or sa wing, tapos nagko-close out sa kanya yung defender or hindi man mag-close out, nagagawa niya ng paraan eh, nakakapag-dribble na siya. Feeling ko yun na rin yung malaking bagay kung ba't bumukas yung laro ni Scotty. Kasi yung dribbling niya, laki na in-improve. Feeling ko, Ginebra ngayong conference. Feel ko bro, franchise player si Scotty Boone. Oo naman! Scotty is him propaganda nga, diba? Parang isang buwan ko nang pinapropaganda sa Twitter na Scotty is him. All caps na him. Pero, yun nga eh, parang dati kasi, di ba yung criticism mo kay Scotty? Na parang role player lang siya, na hina-hype ng mga fans. Pero ngayon talagang feeling ko gumana yung bullying kay Scotty eh. Hindi ko sinasabing maganda yung bullying ha, pero syempre masama yun. Parang joke lang siya na parang lahat denounce si Scotty na, di ba parang last conference sinasabi, trade na yan, malas yan. May dalang malas sa team, pero biglang bumukas ang laro eh. Scotty as a player, grabe. Grabe talaga, laki ng in-improve. And kung mag-BPC siya ngayong conference, well-deserved yun. Well-deserved yun. Pero kung Magnolia talaga mag-champion, hindi na magulat. Kasi Magnolia favorites talaga sila eh. Yan ni Mikey maging rookie at MVP sa season. Rookie MVP, oo. Pero kasi di ba pag MVP, kailangan BPC ka din. Oo. BPC ba siya last conference? Oo. Sino BPC last conference? Abo Eba, kung mag-BBPC ngayong conference si Scotty, so malabo yung Mikey para sa akin. So feeling ko, most likely ba kasi Abo Eba mag-MVP ngayon. Feeling ko. Pero for sure rookie of the year si Mikey. Walang, hindi siya kumbaga hindi siya close. Pero yung MVP ah, kasi nalaglag sila eh. Kahit nag-champion sila last conference. Kumbaga, nag-champion sila pero si Abueba yung BPC. Tapos ngayon, hindi siya yung magiging BPC, most likely. Kasi nareflect sila sa first nyo. Para sa akin, si Malonzo. Kung tatanggalin na rin si Mikey sa equation, Malonzo. Tapos Oftana, pero na-injured kasi si Oftana eh. So Malonzo, kung tatanggalin sa equation si Mikey. Kasi actually, gusto kong gumawa ng tier list ng mga rookie. And yung sa tiers, yung ginawa kong tiers na pin-repair ko, diba S tier, A tier, B tier. Yung ginawa ko sa pinakatuktok Mikey Williams, may sarili talaga siyang tier. So, technically kasi rookie siya eh. So, hindi ko pwedeng sabihin na hindi siya deserving. So, feeling ko rookie of the year siya. Pero rookie MVP malabo para sa akin.
hat-trick lang yung ano, Mikey Williams finals. Hindi na chamba. Nasaktuhan. Yun yung tamang term. Hindi na chamba. Talented talaga siya. Feeling mo ba nasaktuhan lang yung ano, hat-trick sa finals nila, last conference? Wala kasi defense ang Magnolia. Nung series na yun, hindi nila kaya si Mikey. Tsaka yung depensa nila yun, masyado silang ma-close out. Eh ang TNT, hinahanap nga nun sa opensa nila. Atakin yung gaps and close outs. So, dun sila nadali. Tsaka, yun na nga. Talented talaga si Mikey. Nasamahan pa ng hot streak. So, diba? Sabi nga nila, iba na yung magaling na may swerte. Bro, TNT at SMB madami nakuha sa free agent pero mahina. Hindi kasi, honestly, ako, alam ba na, Orlando Magic fan ako, diba, sa NBA? Bago ako maging Magic fan, ang team ko talaga sa NBA is Bobcats. Since 2011, nung na-draft. Basically, buong pagiging NBA fan ko, sa mga talunan na team ako, sumusuporta, basically. And ngayon, rain or shine ako, no? So, Rain or Shine fan naman ako, kaya kong sabihin na talunan sila this conference. Meron kasing difference yung mindset ng talunan sa malakas. Yung team kasi na natatalo, na gustong manalo, kinoconsider nila, A, ano ba yung mga tamang pyesa sa team ko na pwede kong i-develop? B, paano ko ipag-combine or gagawing cohesive yung unit ko, yung young core ko. And C, di ba, kaya ko bang i-sustain na bayaran sila in the future? D, kailangan pa ba ng draft picks? Di ba? Marami siyang factors eh. Pero pag, kung ari Lakers ka, SMB ka, TNT ka, sanay ka na nananalo ka and pumupunta sa'yo yung free agents. Like, kunyari, sabihin natin, free agent ako sa NBA. May chance akong pumunta ng LA or sa Detroit. Mas malaki bayad sa Detroit ng konti, pero makakalaro ko si LeBron sa Lakers. Historic franchise, diba? Parang SMB. May bonus kapag nag-champion. Or TNT ka na nag-champion last conference. So, kung ikaw medyo may edad ka na, na ikaw yung nari, nearing ka na sa end ng prime mo, pupunta ka talaga dun sa team na feeling mo mas masisecure yung career mo. Hindi monetary-wise eh. Masisecure yung career mo na hindi mo na kailangan ng heavy lifting. Magko-contribute ka, magpo-practice ka pa rin ng 100%, di ba? Pero, kumbaga, may fruition ba yung term? Basta, kumbaga, yung tinatrabaho mo, makikita mo nagbubunga siya kasi nandun ka sa team. Madami ganun sa NBA, bro, sa veteran katulad nila Ray Allen. Oh, yun, di ba? Sila yung mga si Ray Allen kasi hindi ko pwedeng sabihin na nag-ring chase siya, pero di ba, marami nag-ring chase. And dito kasi sa PBA, aminin na natin may bonus, may championship bonus talaga, lalo na sa San Miguel at Ginebra or Magnolia at TNT. Hindi na naman secret yun eh, may championship bonus. So, di ba, kung ikaw player ka, may freedom ka mag-sign kahit sa mga gusto. Siyempre, pupunta ka talaga dun sa team na aalagaan ka. And masakit man isipin kung fan ka ng independent team, pero ganun talaga. Kaya siguro hindi malakas yung TNT tsaka San Miguel ngayong conference specifically. Kasi masyado silang nag-focus to prolong their dominance. Kumbaga yung TNT gusto mag-repeat. San Miguel gustong i-maximize yung natitirang years nila Jude Meyer without considering the fit and yung construction ng roster. So, kaya siya gumulo. Kasi, di ka mo, like Simon and Siso ka, binangko. Ang galing-galing ni Simon and Siso, isa sa mga best point guards in terms of navigating a screen and then making a play out of it to pull up 3 points, di ba, magko-cross-court pass. Tapos, overloaded ka na dun, di mo siya nagamit. Nag-sign ka pa ng Jericho Cruz na parang Simon and Siso din. Gritty, diba, talented guard, scoring guard, di ba, clutch. Parang medyo in terms of basketball ano perspective, medyo wala siyang sense sa akin. So feeling ko kaya sila nagkagulo-gulo.
Pero TNT, naniniwala ako na ano, siguro kung nahanap nila yung tamang import yung conference, papalag sila eh. USMB trade kung si Perez hindi bagay sila makasama ni Romeo. Feeling ko, kaya naman mag-coexist ni Romeo tsaka ni Perez. Marshall, Terence, Perez, Chris Ross. Bahala na, ayokong tulungan San Miguel. Hindi, pero siguro trade na lang si Perez. For Malonzo siguro. Since nasa Northport naman. You right or Perkins? For SMB? You right or Perkins? For SMB, feeling ko si Macho Wright, feeling ko alisan ng PBA. Pero hypothetically kung hindi. Ano siya eh, si Macho Wright, ball dominant guard eh. So, kapag pinalitan ko yung Perez or Terence ng Macho Wright, parang hindi ako nagpalit ng player. So, Perkins siguro. Kaso, Moutaw Tuma meron din. Tsaka Vic Manuel. Kailangan nila yung ano eh, parang mga Anthony Semeran type of player. Ganun lang. Yung tatayo lang sa corner, didepensa ng malupit. Si tira ng 3 points occasionally. Fight ba sila ng ganun? Yun yung tanong. So, yun yung struggle. Fight ba sila kung nalang si Semerad or CJ Perez? Semerad plus dalawang first round picks. Kunin ko yun. Bakit? Bakit? Lopsided. Para sa akin. Kasi Perez pinamigay ko. Yung bibigay naman sa akin ni Semerad, solid din naman siya. Kasi yung idea kasi na kumukuha ng stars, hindi mo naman ina-add lang lahat ng numbers. Nakuha rin 20 points average. Pa-plus mo na yun dun sa, ano, sa team mo. Kunin ko kasi Terrence, plus 20 points ulit. Hindi eh. Naglo-low of average pa rin siya eh. Nag-average pa rin siya to around 90, 95, 99. And di ba nga nung final game ng SMB, with import pa, 85 points lang sila. Pero 10-man rotation lineup nila, puro all-star. So, hindi siya din naka-rely sa kung gano'ng kadami yung pure scorer sa team mo. Pero feeling ko, since nandun na rin naman sila sa stage na gusto nila mag-rebuild ng konti, kuha na rin ako ng first round pick kung nasang team man si Semeran. Sige, yung mga ganong tipo ng player, hindi naman specifically si Semeran. So, yung mga ganon na wing player, siguro mga JV Mohon, ganon. CJ for Mohon, plus Travis Jackson, and Apik. Pwede naman, siguro. Pero yung ganong mold, na hindi kailangan ng bola, pero magiging effective. Wind naman, hindi naman laging hawak bola. Pero tuwing hawak niya, pag tumira siya, papasok. Tingin mo bro, malakas si Heading sa PBA. Si Heading? Oo, kung magagamit siya ng tama. Hindi pa ako nakapanood masyado ng highlights. Nababalitaan ko lang na nag-aala Steph Curry daw siya doon. And mga 9-3s, ganun. Pero hindi pa ako nakapanood ng highlights eh. Pero based dun sa Gilas performance niya, feeling ko ako sa PBA, solid siya as a ano, combo guard. Hindi siguro sa primary, pero parang mga Ray ng batak. And honestly, no, doon lang siya sa Taiwan. Gilas draft. Ah, Gilas draft. So, record pala siya, no? Ah, oo nga, no? Nakalimutan ko na. Anong naka-draft sa kanya? Terra Firma? Ah, so bale. Wami. So bale, Wami. Ami Kabagnot pa pala. Sa bagay, magasin laro naman sila ni Kabagnot. Feel ko aalis Wami. Si Wami. Alis? Feel ko aalis si Wami. Sige, bale, Kabagnot, Heading, Perez. Pangalan ito? Ah, si Joshua Monzon. Feeling ko oo. Kasi okay naman ako si Cardell eh. Kasi medyo modern thinking naman si Cardell. So, feeling ko may utilize naman. Kasi di ba, kita mo naman yung Wami. Grabe yung Wami.
nagtatakbo sila ng mga elevator, mga Spain. Hindi rin joke na coach si ano eh, Cardel eh. Grabe, underrated talaga si Coach Cardel. Maaga ko siyang hinusgahan masyado dati. Yung, ito kasi mahirap sa PBA eh. Sa PBA kasi, pwede ka magtakbo ng concepts na maganda, pero hindi sure na gagana. Kasi A, konti shooters dito. B, hindi tayo ganun ka-athletic. C, yung 6'5 sa atin, big man eh. So kung gusto ko mag-switch all, di ba? Mahirap eh. Tapos kung gusto ko magtakbo ng opensa na based on perimeter shooting, mahihirapan din kasi pwedeng dayain ng depensa. So, alam mo yun, kumbaga binibigyan ko siya ng credit for trying. At least, nagtatry siya. Suggest bro sa PBA. Ano yun? Isali sila Mabola as local o Asian import ng PBA. Ulit ng Asian imports. Speaking of Asian imports, matagal ko na itong iniisip, no? Pero pag kumukuha tayo ng imports, hindi tayo kumukuha ng Asian import, no? Bakit kaya? Kasi kung ako may team ako, kung kukuha ko ng import, i-address ko yung main issue and main weakness ng team ko. Pero ayoko nang tumakbo sa import ko yung opensa kasi pag alis ng import ko, mag-overhaul ako ng opensa. So, bakit hindi na lang ako kumuha ng import na sharpshooter? As in yung parang Marcio maglaro. Hindi kailangan ng bola. Alam natin si Kim Jiwan sa Imebra. Parang mga ganon. Kasi, no offense to ano ah, no offense to Aaron Fuller. Kukuha ko ng import na Aaron Fuller, ang inoccupy niya na role sa TNT, role ni Dave Marcelo. Diba? Bakit ako kukuha ng import na yung skill set parang pinalakas lang na local? Kukuha ko ng import na wala ako, wala sa PBA masyado. Pati kung si Brownlee, but effective si Brownlee. Kasi si Brownlee, 3-level shot creator na 6'6". Walang ganun dito eh. Si Maliksi lang, pero 6'4", di ba? Iba pa rin yung Brownlee. So, kung ako, team ako, kailangan ko ng shot creation. Parang Hinebra dati, hanggang ngayon. So, si Brownlee, import ko. Pero kung Hinebra ako, kukuha ko ng big man na malaki. Bakit ako kukuha nun? May assistant na ako eh. Meron akong Japet, may kaperal ako. To some extent, may Mori show ako sa 3x3. So, yun lang sa akin. Since nabanggit yung ano, Asian imports. Kung ako bro, isali nila sa PBA draft import ng UAAP as local. Pwede rin naman. Siguro residency. Siguro kung at least nakailang years ka na, mga 7 to 10 siguro. Pwede. Pero ipaprioritize ko muna sila, ano, Doughty, si Blanche. Mga naturalized. Kasi Pinoy naman sila, hindi, di ba? May passport silang Pinoy. Pinoy sila sa papel. Para saan dapat palaruin, mas i-prioritize muna sila Doughty. Ano yan? Tignan mo sa Japan, dami nila naturalized import. Oh! Honestly, ano ah, pag nanonood ako ng B-League, hindi siya ganun ka-enjoyable. Dami import eh. Alam mo yung... Boring masyado. Siguro dalawa. Oh, boring pag tatlo, apat. Siguro dalawa. Yung ABL, di ba, minsan, parang maganda siya competition-wise, pero parang minsan walang investment from the fans. Kasi meron kang dalawang world import, meron kang Asian import, so tatlo kagad yun. So, kumbaga yung investment eh, lumalayo yung fans dun sa product. Siguro kahit dalawa, tapos bawal sila magsabay. Alam ko ganun yung Korea dati. Alam ko ganun dati sa KBL. Kasi, naalala ko nag-i-scout ako dati ng import. Nung highlights pa lang ginagawa ko sa YouTube. Yung isang naging import ng San Miguel, naglaro siya sa KBL. Napansin ko hindi nila pinagsasabay. So siguro yun, pwede yung concept yun. Pero ang ano mo doon, 48 minutes din naman kasi nilalaro ng imports dito eh. Si artist nga eh, di ba? 48.
Northport, ako ngayon, Governors. Gets ko naman kung bakit. Ganda Northport, panoorin eh. Ba't ka Northport ngayon? Anong thoughts mo kay Coach Pido? Sa tingin mo ba overhated siya? Sa akin. Di naman pero mahina siya para sa akin. Oo, siguro in terms of ano, adjustments. Kasi parang minsan kasi kung ano yung game plan sa first quarter, konti lang yung iniiba along the way. Pero in terms of concepts, parang siyang si ano, Cardell, nagka-try siya ng bago. So bibigyan ko siya ng props doon. And uso ngayon i-hate si ano no, si Bolling. Ako sasabihin ko na ako gets ko kung bakit sila inis kay Bolling. Pero ako kasi sa isip ko si Bolling kailangan niya lang ayusin yung ano niya, shot selection. Pero kasi yung pinanggagalingan niya kung bakit siya ganun. Gusto niya lang din manalo. Diba? Kumbaga, paano ko ba sasabihin na oo, nagfe-fail siya ngayon, pero ang mahalaga kung paano siya mabawi. Kasi, siguro naman, by this time, na-realize niya na din, no? Na ang daming pagkakataon na pwedeng mas piliin niya na i-settle down yung play or huwag niya i-pull up from 30 feet. Siguro, matututo rin siya kasi bata pa naman siya. Pero, hindi siya bao, in my opinion. Yung opensa lang kasi naka-design para hawakan niya yung bola. Kumbaga, para siyang Luka in terms of ano, usage. Hindi siya bakaw. Talagang ball dominant lang siya na tumitira ng bad shots occasionally. Hindi ko alam kung considered as bakaw yan, pero feeling ko yun. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.